Guys, maniniwala ba kayo na kayang buhayin ang patay? Ang tinutukoy ko ay ito. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na kaya kong sindihan ito ng 2 beses? Paano mangyayari yan? Parang imposible naman. Match and learn? Watch and learn. Teka, kailangan ng concentration eh. Kailangan saktong-sakto yung kailan siyang papatayin para mabuhay ulit. Wala na yun. Imposible naman yan. Paano mabubuhay yan? Eh, sanog na yan eh. Ayaw nga. Oo. Oy! Oh! Wow! Nalaat! Paano nabuhay ang patay, Kuya Kri? What? Anong nangyari yun? Sige, ito na yan. Dalawa siya. Tinan matchstick na pinadikit ko using a tape, tapos kinulayan yung isang side na itim using a pencil pen. Noong 13th century pa, may mga posporo, pero 1827 lang lumabas ang modern matches. Pinagsama ni John Walker, isang English chemist, ang iba-ibang chemical na pag ikiniski sa papel, diliha ay sisindi. Sa panahon ngayon, ang chemicals na nasa magaspang na gilid ng matchbox ay phosphorus sulfide made from red phosphorus, powdered glass, and a binder. Samantala, ang ulo ng matchstick ay may potassium chlorate, sulfur, fillers, and glass powder. Pag ikiniskis ang palito sa gilid ng matchbox, magkakaroon ng friction. Dahil sa init nito, nako-convert ang konting red phosphorus sa kahon into white phosphorus. Ito yung sumisiklab. Sa ulo ng matchstick, mag-uumpisa ang oxidation ng potassium chlorate. Yung init mula rito naman ang dahilan para sumindi ang sulfur na nasa ulo ng matchstick. iBilib.